awitin, magsiawit kayo sa Panginoon. Sandali, ibigan, awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon ng sandaigdigan. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Humihingi po tayo ng lakas upang patibayan ang ating mahinang pananampalataya. Nawa ang ating mga hinihiling sa Panginoon ay matupad. Ipagdasal din po natin ang isa't isa upang ang kalooban ng Diyos ay matupad, magganap sa ating komunidad. At sama-sama tayo maging maligaya para sa isa't isa at makapasok sa kanyang maluwalhating kaharian. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan ng iyong patnubay at iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayang, "Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan kung ang Panginoon ang tunay na Diyos? Siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muli nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang titira sa mga propeta ng Panginoon. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan niyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa, katayin at ipinatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan. Ngunit hindi sisindihan, ihanda ko na rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin niyo ang iyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami,
Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang turo at ihanda ninyo. Pagkatapos, tawagin niyo ang iyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nila ang isa sa mga turo at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan niyo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak nila si Elias, wika niya, "Lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang iyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo na nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibak at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Iniayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili sila na 22 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansa niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayun nga ang ginawa nila. "Busan pa ninyo," sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa utos ni Elias, maikaitlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 ng hapon, nang siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Panginoong Diyos ni Abraham, Isaak at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang iyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang iyong utos. Dinggin niyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila iyong pinapagbababalik loob." Noon din nagpapababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatire pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong lamang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ikaw aking Panginoon, ang wika ko ay aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumabaling sa ibang Diyos, suliran ay abot-abot sa pagsambang gawin nila. Ako'y hindi lalaho. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay.
ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay, ang ahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalitlitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yon ay ibibilang sa dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nasa karaniwang panahon na po tayo. Kulay luntian po ang kulay ng damit ko at kolor ng panahong ito. Karaniwan, ordinaryong panahon. Patibayin po natin, palakasin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Ating unang pagbasa, ang unang pagbasa natin, unang hari, ebanghelyo natin ayon kay San Mateo. Ang unang hari, sinusubaybayan po natin ang kwento ni Propeta Elias sa Biblia, sa mundo ng pananampalataya. Hindi ito padamihan ng numero o bilang. Kahit na ikaw ay nag-iisa, kung nasa iyo ang Panginoon,
Eh kung napakadaming naliligaw at na sinusunod ng mali, yung huwad, mahalaga, kahit na ikaw na lang nag-iisa, basta tama ang ginagawa mo at alam ng Diyos, ito ang pinakamahalaga. At kay Elias, sino ang tunay na Diyos? Ako, napakadaming mga itong mga kay Baal, yung Diyos-Diyosan, mga propeta ni Baal, marami. Sangkater ba sila? Tapos, sa bundok ng Carmel, nandun si Elias, ang kanyang handog, ang kanyang alay. Sige, meron tayong paligsahan. Kaninong alay ang tatanggapin? Binuhusan na ng tubig yung alay ni Kwan, ni Elias. Nabasa ng todo-todo. Liliyab ba yan? Sa Diyos, walang imposible. Kahit basang-basa yan, hindi ba dapat tuyon-tuyo para masindihan at lumiyab ng apoy? Para malaman nyo ang kadakilaan ng Diyos, ng Diyos ay iisang Diyos, ang Diyos na tunay, ang Diyos na totoo at yung Baal. Mga Diyos-Diyosa na sinusunod nyo, napakadami ha. Lahat pala sumusunod sa Diyos-Diyosan. Ikaw na lang hindi ha. Lahat tayo ha. Nahahata ka naman. Siya, nag-iisa na lang siya. May nakikinig ba dyan? Tayo naman ha. Nga no. Na nahihila, nahatak tayo ng modo, yung uso, mali. Manindigan tayo, ang tama ay tama. At ang totoong Diyos, si Elias, ang propeta ng iisa at tunay, walang Diyos, kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At umulan ng apoy, tinanggap ang alay, handog, oblasyon ni Elias. Ebanghelyo natin ayon kay San Mateo, mga utos ito. Ayaw ko ng utos. Utos na naman. Ha? Kalayaan ko. Ba't ako susunod dyan? Galing sa taas. Sino ba yan? Sino ba yung nag-uutos niyan? Ganyan tayo. Yung Biblia, lumang tipan si Moises at ang mga propeta. At ang kaganapan nito ay ang Ebanghelyo, buhay, pasyon, kamatayan, muling pagkabuhay ni Jesus. Ang katuparan ng kasulatan at ng mga hula ng propeta nasa Ebanghelyo ni Jesus. Kaganapan si Jesus. At sino man ang nagsasabuhay ng Ebanghelyo at nagtuturo ng Ebanghelyo sa iba, pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Sinasakatuparan, ehemplo kang buhay. Kahit may Ebanghelyo noon pa yan, sa malayong lugar yan. Pero nasasa ngayon sa lugar na ito, sa oras na ito, nakikita ng mga tao. At sinasabi mo sa iba, isa katuparan din natin, maganap sa atin. Bumabalik po tayo, nasanay ko tayo sa mahabang panahon ng pagkabuhay, babalik tayo sa Angelus. Ano sabi ni Maria? Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Maganap ang kautusan. Maganap ang mga propeta. Maganap ang Ebanghelyo sa buhay ko dito ngayon. Sige po. Sa tulong ni Maria, sa tulong ni San Jose,
Nawa po ay maging bukas tayo sa tinig ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay at hanapin natin siya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako ng Diyos ang kaligayan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Tugon po natin, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pabalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos. Nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may siya na rin nagdulot na
lahat tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, niya handog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsalay ilayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangako sa binyag na kanuibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Jesus, Nazareno.